Good morning po sa inyong lahat at ang ating devotion po ay kukunin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything you are enriched by Him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom ye were called unto fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na dakila, turuan niyo po kami gamit ang mga talatang ito. At nawa, Panginoon Diyos, ay magpalago ka, magpatibay ka, at mag-encourage ka ng mga tagapakinig na mananampalataya na magtiwala pa sa iyo. Sa iyo lahat ng glory, sa iyo lahat ng honor, sa iyo lahat ng praises. Ito po aking dalangin, may pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Sa umaga pong ito, hayaan niyong bigyan ko ng pamagat ang ating devotion na Thanksgiving. Araw-araw po, maraming bagay ang pwede nating may pagpasalamat sa Panginoon. Ang buhay, ang ating mga tinatamasang blessing, ang ating mga trabaho, lahat ng bagay na ating ini-enjoy ay buhat po sa Panginoon. At dapat lang na talagang ma-realize natin na it's really a very timely opportunity to thank the Lord for everything. Kung wala po ang intervention ng Panginoon, siguro hindi din natin alam kung saan tayo pupulutin. Meron pong dalawang bagay na sinabi si Apostle Paul sa talatang ito na mapagkukunan natin ng dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat. What should I be thankful for? Ano ang dapat kong ipagpasalamat sa Diyos? Una, the grace of God. Ang sabi ni Apostle Paul sa verse 4, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Dito natin makikita ang tatlong bagay na pinagpapasalamat ni Apostle Paul. Ang pinagpapasalamat niya dito is the enrichment in all utterance. Kung bakit pinagpapala ang isang mananampalataya dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng na-experience nating bagay ay dahil po yan sa biyaya ng Diyos. At kung merong dahilan kung bakit lumalago ang isang mananampalataya, dahil po yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa talata, I thank my God always. Hindi lang yan, ang pinagpapasalamat niya, hindi lang yung paglago, pinagpapasalamat niya din sa Diyos ang knowledge. Ang sabi ng Panginoon sa talata, in all knowledge in verse number 5. Ito pong 7-minute prayer and devotion, it is being used by the Lord for Him to add His wisdom through the pastors nang marinig niyo po ang mga aral na mula sa Bible. Kailangan po ito. Laking tulong po ang ganito. At si Apostle Paul mismong sinasabi niya sa mga mananampalataya, salamat sa Diyos dahil merong Biblia na nag-i-increase ng ating knowledge. Ito pong Bible na ating binabasa, pinag-aaralan, it enrich our knowledge about the Lord. And most importantly, pinagpapasalamat ni Paul ang biyaya ng Diyos na nagdulot sa kanya ng testimony. At ang sabi ng Bible in verse 6, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Tayo pong mga mananampalataya, may walang ibang magandang i-share kundi ang testimony ng Panginoong Jesus. It is not our testimony that can save a person. It is the testimony of Christ that can save a person. The gospel itself. Kaya po, kung may paglago tayo,
kung meron tayong paglago sa kaalaman, sa Panginoon, kung meron tayong paglago sa ating testimony, dahil po yan sa biyaya ng Diyos. At ito ang maganda, pangalawa, the great confirmation of the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa verse number 7, the confirmation of His fourth coming. Ang sabi ng Bible, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaibigan, excited ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Dapat oo ang sagot. Any moment from now, Christ will come back. And ang sabi ng Bible, it will surely happen. Kaya po itong pagbabalik ng Panginoon ang masayang magbigay sa atin ng pag-asa. Dahil kailanman, hindi tayo bibiguin ng Diyos. The confirmation of His forthcoming. Pangalawa, the confirmation of His foundational righteousness. In verse number 8, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Kung meron pong dahilan para tayo ay maayos ng patuloy, yan po ang pangako ng Panginoon. His foundation is righteousness. The reason kung bakit righteous ang isang mananampalataya, dahil po yan sa Panginoon. Pangatlo, the confirmation of faithfulness, God is faithful. Naku po, ang sarap ng pangakong ito na merong isang Diyos na napakatapat sa kanyang pangako. And the confirmation of His fellowship in verse number 9, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Wala pong ibang nais ng Panginoon kundi maka-fellowship tayo every now and then. Pag ito po naranasan natin, tiyak makapagpapasalamat tayo. Let us be thankful for the grace of God and for the confirmation or the proof of Christ sa umagang ito as to what the Bible said. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya. Please bless our day today. In Jesus' name, Amen.